Magandang magandang araw po muli sa inyo, guys. Si Rinal Banda to ng Buhay sa Cruise Ship at itong pinapakita ko sa inyo, nakikita nyo ba? Nagpa-plan siya. Okay. At alam nyo ba, isa lang to sa kanyang side job, no? Na ginagawa dito sa barkong Allure of the Seas or Royal Caribbean. At nagtatrabaho po siya bilang galley utility. Ayan. At nakita nyo naman, no? Ayan. At ito. Okay, yan yung mga pinaplansya niya. Ipapakilala ko po sa inyo ulit si Felix. Felix, kamusta? ito pa, nakakaraos din naman po. Pang-ilang kontrato mo na dito sa barko? Pang-apat na po. Pang-apat na? Surviving ba? Oo naman. Okay lang talaga. Parehas. Ayan, isa ito sa side job mo dito sa barko. Okay, na ginagawa. Oo. Sa mga side job po ito. Oh, napakasipag mo, nako. Kung malalaman ang asawa mo 'yan, ilan na ba anak mo? Dalawa po. So, galing utility ka for 4 contracts? Opo, galing utility. And saan ka nagtatrabaho dati? Sa Pilipinas o sa abroad? Actually po, bago po ako nakapagbarko, galing po ako ng Middle East. Okay. At mahilig tayong manood ng YouTube at napanood ko po yung vlog nyo sa Buhay sa Cruise Ship. Oo. Ayun. Nagkaroon po ako ng lakas loob na mag-apply sa barko. Oo. At pinalad naman po na mga makapasok sa CCL. Oo. Ayan, hindi ko alam actually yung istorya mo, pero natutuwa ako kasi nakatulong yung vlog natin para sa'yo. At ngayon, nandito ka na sa barko. Eh, nakakaipon ka ba? Sapat ba? Kahit pa paano, meron naman pong ipon. Oo. Kumpara sa Middle East. Ah, malayo-malayo po. Malayo? Saka dito, malayo-malayo po talaga. Sa sahod? Sa sahod, oo. Malayo-malayo. Pero sa trabaho, alam na. Malayo rin. Malayo dahil mas mahirap ang trabaho rito? Mas mahirap. Oo. Pero kahit mahirap, kaya naman. Pero ilang taong ka nagtatrabaho doon sa ibang bansa? Siguro yung kontrata mo. Mga overall 8 years po. 8 years din? 8 years. I mean, hindi yung tuloy-tuloy na 8 years. Lahat po ng kontrata ko sa ibang bansa, sa land base, naka 8 years po ako bago nakapagbarko. Ah, okay. So, sa isang kontrata sa land base, 2 years ba? Tama ba? 2 years to 3 years. 2 years to 3 years. Po. Grabe guys. Ayan po ang kaibahan guys, no, na nagtatrabaho sa land base sa barko. At yun nga, kayo na po mamili, no, kung saan kayo magtatrabaho. Malayo sa pamilya, 2 to 3 years. Pero dito sa barko, ilang buwan? 8 months lang. 8 months. At nakakauwi na ulit ng Pilipinas. Tama po. Ayan guys, any inspiring message, no, para sa ating mga kababayan na gusto ring pasukin ang pagbabarko. Alex. Sa mga gustong magbarko, kailangan matibay po ang loob ninyo. At saka kailangan sipag lang po talaga. Matyaga po kayo sa trabaho at magbawal kayo ng maraming pasensya. Yun po ang importante. Ayan guys. Siguro pampa-inspire lang. Magkano ba kinikita mo rito sa side job? Halimbawa, naglalaba ka para may idea lang naman. Alam mo naman, halimbawa, napasok sila sa galley utility, housekeeping utility, o any utility dito sa barko. Magkano ba kinikita ng naglalabada? Parang ganun. Itong side job ko po, Berlab ako. Kumikita ako dito ng mga prepares, $20, $30. So sa isang cruise, like 1 week, kumikita po tayo minsan ng mga $150, mga ganun, $50. Pwede na. Well, grabe guys, no? Hindi na po masama yan, no? Para sa mga gusto mag-sideline, kung
Kikitain ba ito sa Pilipinas? Di ba? Sa ilang oras lang? Ilang oras ka ba naglalabas sa isang araw? Parang ganun. Mga siguro 2 hours ang gumuguli mo dito. 2 hours? Oo. Para sa isang labada? Sa isang labada. Oo. Kasi nga, syempre, lalaban mo muna. Iwa-washing machine. Sa tingin ko, ang ano lang dito, yung pagpa-plansya. Di ba? Kasi sa washing machine, ayan, isasalang mo lang, di ba? Then, yun, paplansyay mo na. At kung napapansin nyo, guys, medyo malaki ata ang muscle ni Felix. Ano ba ginagawa mo, sikreto? After ng trabaho, naglalaan tayo ng oras para makapag-workout kahit paano. Ayun, guys. At at least kahit pa paano, meron pa siyang panahon para magbarko. Mag-gym, di ba? Eh, lastly, ilang oras ka nagigim pala? Sa 1.5 hours lang po ako. Isang kalahating oras. Isang kalahating oras. And ilang oras ka nagtatrabaho sa isang araw? Usually. 11 hours. Ayan guys, ready na ba kayo na magbarko? Ay kung ready na kayo, sundan nyo siguro ang yapak ni Felix. Ayan. And ayan, yan ang buhay dito sa cruise ship. No? Ito yung mga hindi natin napapakita dito sa barko. Pero yan po, ang buhay sa cruise ship. Muli po si Rinal Banda. Yan, sana po ma-inspire po kayo sa ating kwento for today. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Buhay sa Cruise Ship. Mabuhay po kayong lahat and God bless. And maraming salamat sa iyo, Felix. Maraming salamat po. Bye-bye po.